26 years nga before may mangyari sa amin na okay. Wala, as in feeling ko may balat ako sa puwet. Yes, definitely. There were a lot of times na feeling ko patapon ako. Sobrang hindi ko alam, syempre may mga times na parang bakit nangyayari sa akin to? Deserve ko ba lahat to? Ganun. I just promised myself na hindi ko sisirain yung sarili ko. Never destroy yourself, sabi ko nga. Look forward for the days na better days will come, Josh. Kumapit ka. And I feel like nagawa ko naman siya successfully. It was a long journey. Kasi 26 years of as in wala. Hindi ko masasabing may maganda nangyari sa akin. Kasi for the past 26 years, talagang ginagapang ko yung buhay ko. Ginagapang ko yung buhay namin. Ginagapang ko yung mga pangarap ko. Ginagapang ko lahat. Even the work, pag-aaral, or anything. Parang wala nangyayari yung maganda. Pero for the first time in my life, nung naging artist ako, and nag-viral kami, and na-recognize me and the group, ito na yung start of something na pwedeng magbago ng lahat. Not just for me, but for the entire industry. I was working my ass off. Kahit ano, dati, nag-start ako, computer shop, bantay na parang mini English tutor na call center, nagfa-facilitate. Since I love video games, ang maganda naman sa akin, knowledgeable ako sa computers. So, computer technician yung usual trabaho. And ginamit ko siya para yun lang alam kong gawin eh. Undergrad ako, ang inano ko, grade 3 lang, pinaka highest achievement ko sa education. And ayun, pinurso ko lang talaga nung medyo older na ako. Tinry kong mag-take ng alternative learning system just to pass the high school. Pero I couldn't afford college. Nag-work na agad ako. And 15 pa lang, syempre, hindi pa naman ako college. So, trabaho pa rin, kayod. A lot of things, honestly. Naging madiskarte lang ako. Kahit anong diskarte ginagawa ko, even since I love video games, nakipag-gamble ako using, di ba? Kung saan ako magaling, lahat yung nagagamit ko. And gumaling ako makisama at makipag-usap sa tao. Music has helped me in a lot of ways. Super. I was a fan of different groups before. Kung ano yung mga pinakikinggan ko, sila rin yung mga ina-idolize ko na artist. During those times, doon ako kumuha ng lakas everyday, lalo na mga times na mag-isa ako. Kasi 15 years old, wala na ako. Independent na ako, nagtatrabaho na ako mag-isa. So wala talaga akong, wala na akong hindi kung ano yung pinagdadaanan ko, but myself. So yung music, it saved me through a lot of hardships talaga. Through a lot of moments na kinakailangan ko ng makakausap. Parang instead, mas nag-rely ako dun sa mga music na ginagawa ng idols ko at sa kanila mismo. Ginawa ko silang role model na someday I will be like them, parang gano'n na. I will give inspiration to others. Makapag-inspire ako and may inspire ko rin yung sarili ko. I think it's all about authenticity. Authenticity, di ba? Yung experience natin na sa Filipino, hindi natin yung mapipeke. Yun lang yun eh. We are telling our own stories, we are telling our own experiences. Ito, kung ano yung kinalakihan namin for yung environment natin, it's how it makes us P-pop. Everything is just pop. Nilagyan lang natin ng Philippine pop para ma-recognize tayo as Filipinos, di ba? Yun, hindi ko na kailangan i-explain ng kahit anong music pa yan, kahit anong tunog yan, basta galing sa puso, galing sa sarili mo experiences. It's authentic, meaningful, it's P-pop. I will make, syempre, a mark. It's my dream. Ang dream ko naman is to influence and give inspiration. I've been dreaming to, syempre, do my own thing din.
simultaneously with the group, syempre. Ang group ko naman, very supportive and gagawin ko pa rin yan kahit pagsabay-sabayin ko yung work. Ang importante, ma-express ko yung creativity ko, yung craft ko, and just my real true self. Mahirap maging specific, pero sabi ko nga, just the authentic me. My true sound, my true self. Makikita nila kung ano talaga yung tumatakbo sa utak ko. Kasi sometimes, though I enjoy, syempre naman, talaga na-enjoy ko with the group. Pero I have to give way for the others, diba, to express themselves. May kanya-kanya kaming role, and yun yung ginagampanan namin. But for now, ito yung ano ko eh, ako to lahat. Ako lahat gumawa nitong project na to. I am proud na mapapakita ko, syempre, and I am happy na mapapakita ko na sa buong mundo kung ano yung mga pinaghahandaan ko for the past months. Everything. Ako, sa totoo lang ngayon na we are part of the NCCA projects, campaigns, napaproud ako na nakakatulong na ako sa industry, or let's say ngayon na nilook up na nila kami, and I want to influence them with, yun nga, syempre, I want to teach them the right ways din. Well, hindi ako perfect, pero syempre, gusto kong ma-share sa kanila kung ano yung mga tamang dapat ginagawa. Ako, it's my dream to help the Philippines, not just with the music industry or with those stuff, pero yung ang pangarap ko ever since, gusto kong tulungan ang economy ng Philippines. How Hollywood, Japan, Korea did it. Feeling ko may edge din tayo para baguhin ang una-una entertainment industry, and makaabag talaga tayo sa economy. Big part of tourism. Yun, makadagdag tayo ng ambag talaga. And I think it's possible. We're slowly getting there. Sabi ko nga, Philippines is a rich country. We just have to use it wisely. For the past 26 years nga, before may mangyari sa amin, okay. Wala. As in, feeling ko may balat ako sa pet. Feeling ko pag walang problema, may mangyayaring masama. Or ano, ganun ko siya lagi naramdaman. Hindi tama. Something's not right, ganun. Dahil nga, naging successful kami dito sa, well, in a way, nagsimula kami makilala. Nagbago yun, and mas na-feel ko na gumagaan na siya. Parang nagiging maliit na problema na yung mga nangyayari sa akin yun compared before. Kasi lagi ko siyang kinocompare. Dati nga ganito, wala akong makain. Kung dati nga ganito, naglalakad ako. Dati ganito, di ba? Parang what more ngayon na meron akong resources? Dapat magamit ko siya sa tamang reason, sa tamang paraan. Hindi syempre super happy, pero masaya. I'm just happy. Syempre, stronger talaga. Strict ako na tao eh. Or let's say, very dominant. Ayan. Pero yung EQ ko, alam ko kahit anong problema pa yan, kaya ko i-handle. Hindi ako basta-basta magpapanik. It's one of my biggest strengths. I'm 29. It's been 3 years. Kinuha ko siya kasi magkahiwalay kami. Kinuha ko siya regards with the family, yung kapatid ko, nirentahan ko for a place to stay at. Kasi even though tatlo lang kami, hindi naman talaga okay yung family relationship namin. We have our own issues as well. It's a big part kung bakit din siguro, yun nga, parang before, naghihirap kami. Pero ngayon, since I'm in charge, magkahiwalay na lang muna sila, and kinuha ko si Mama. Binigay ko agad sa kanya yung mga kailangan niya, especially with the house needs, lahat ng appliances, yung kailangan, yun ang binigay ko agad. And of course, syempre, yung stress-free na siya, wala na siyang iisipin. Hindi siya mag-work, hindi niya na kailangan mag-ano. Sa bahay na lang siya, yun yung siguro pinaka-malaking binigay ko sa kanya na hindi niya na kailangan mag-work. Wala na siyang iisipin, ako na bahala. Very emotional ng mama ko, konting may ma-ano ako, na tatutouch siya or naiiyak. And during concerts, honestly, ako pa ngayon nagigalit, Mama, sayang oras mo pag pinanonood mo ako lagi. Sabi ko, kasi minsan nanonood na siya, puro contents na tungkol about sa amin or sa akin. Sabi ko, Mama, sayang oras dyan, ganun ko, gawin mo na yung mga dapat gawin. Very ano naman siya, very, alam ko naman na love ako ng mama. Everyone's proud of me and I'm happy na proud sila sa akin.
time management, sacrifices, of course. Kahit mahilig ako maglaro, sinacrifice ko na yung paglalaro ko. Focusing on, di ba, on the more important stuff. So, masasabi ko mental health ko, I'm strong as hell. Wala, alam ko na yan, ano na ako, confident na ako sa mental health ko. Kahit mag-isa lang ako, alam ko paano pasayin yung sarili ko. Kahit iwan ako ng lahat ng tao sa mundo, alam ko paano ko pasayin yung sarili ko. Pero yun nga, it's important, syempre, minsan exhausted ka, minsan yung makontrol, parang bad trip ka. Pero problema ng lahat ng tao sa mundo yan. It's how you, syempre, handle it. Na parang, ako, I love eating chocolates or sweet stuff, pag bad trip, masasarap na pagkain, o kaya itutulog ko, or just play video games or hang out with anyone na alam ko malalabas ko yung sama ng loob. Ganun lang naman. Very simple na tao. I just talk to myself. I always tell myself na, or remind myself na, tao lang tayo lahat. Kahit may kaya akong gawin na hindi kaya gawin ng iba, meron na namang kaya gawin ng iba, hindi ko kaya gawin. Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng ano. I always need other people's help para, di ba, makagawa ng something na very successful. Siyempre sa una, mapapansin mo, may aura talaga ako na parang yabang. Pero it's me presenting myself talaga. And yun nga, I'm an alpha, dominant talaga ako. With all the hardships and ano, talaga medyo matapang na yung personality ko. Pero never ko ni-lock down yung mga tao sa paligid ko. And ako, proud ako na hindi talaga ako naging mayabang. Lalo na hindi ko ginagamit yung platform ko to, parang alam yun, abusuhin. Ganun. Siguro, alam ko, marami na rin kayong hard work. Or let's say, marami na tayong pinagdaanan. Baka napapagod na kayo. Pero rather than just working hard, work smart as well. Ako, feeling ko, hindi naman ako yung pinakamagaling. Pero naniniwala ako na kailangan lang din tayo gumawa ng paraan for ourselves. Try nyo rin mag-alis sa comfort zone for a while. Or kung kaya nyo i-embrace yung change, i-embrace nyo. And that's it. Kapit lang. I will be here always din, syempre. Kung nilook up nyo ako, I will try to motivate and inspire you more. And, ayun. Definitely, marami naman ako maitutulong when it comes to, syempre, mga problema na feeling nyo hindi nyo kayang nagpasan. Solo career ko naman, I just want to inspire people. Whether it's related to my music or just me being an artist, I want to inspire people. Pero yung sa solo song ko, it's different, very provocative, gano'n. Parang, kasi ano siya, medyo ano siya for the non-believers. Pero both ways naman. Pero mas ano lang, nangaasal lang ako doon.